nakakahirap po, pati po yung utak ko po. Paano ang nangyari? Ano po ako, yung, parang isip ng isip po, kung gagaling pa po ba siya o ano. Ah, parang dumating ba sa punto na parang nawalan ka ng pag-asa, may ganun ba? Opo, doktora, nung time po na manas siya. Anong dinadasal mo? Anong sinasabi? Anong pinag-uusapan niyo ng mister mo? Hindi po, ang kausap ko po si Lord. Si Lord ang kausap mo? O sige, paano? Anong mensahe mo kay Lord nung malubha si Jessica? Panginoon, pagaling niyo po yung anak ko. Sana po, ako na lang po sana ang kunin niyo. Ganun po yung anak ko. Ah, dahil akala mo hindi nagagaling si Jessica. Opo, doktora. Ayun, so nagkakantaiyak ka na sa sa pagdadasal. Opo, doktora. No? Okay, at nung dinala mo sa Las Piñas Outlet, no? Nang hiling-galing, doon mo dinala si Jessica, ang kanyang naturopathic practitioner na si Kuya Edward Nota ang tumingin, na i-report mo yung pagsusuka ni Jessica, no? Yung panghihina, pamumutla niya, at manas siya, no? Hanggang mukha pala ni Jessica ay namanas. Opo, doktora. Buong katawan hanggang paayon. Opo, doktora. Alright, dahil nga doon sa kanyang kidney failure. At ang nireseta ni Kuya Edward sa inyo ay medyo madami, no? Yung herbal rhizome pills ay nag-strengthen ang kidneys ni Jessica. Opo. Kaya yung akala mo hindi na siya gagaling, napansin mo na lumabas yung mga mabubula niyang ihi. Napansin mo ba yon? Opo, doktora. Inaano ko po sa baso. Tingnan ko po sa baso. Ano, doon siya sa baso pinapaihi? Opo, yung time na yun. Ayun. Tapos, nakita na maputla si Jessica noon, no? Kaya pinainom din siya ng healing food tablets. Opo, doktora. Oo, maraming pinapainom kay Jessica dati. At ang hindi ko malaman, eh, paano mo pinainom ng Septequina tablet si Jessica? Eh, napakapait nito. Parang mahirap pong painumin ang bata ng mapait, eh. Anong ginawa mo? Kinakano ko po sa isang kutsarang may tatubig para po matunaw siya agad. Ah, tinutunaw mo sa warm water. Opo. Sa kutsara? Opo. Saka po yun sa lalamunan niya para diretso po ang inom. Doon mismo? Opo. Nalasahan mo ba yung Serpentina, yung pinag-uusapan namin? Ayun. Pero okay lang, kaya niya. Kaya niya po, doktora. Kailangan po pala gayahin natin si Mama Beng, no? Sa mga bata na may infection at kung hindi pa marunong uminom ng tableta, lalo at mapait ang Serpentina tablet natin para sa infection sa kidneys ni Jessica, tinutunaw po sa warm water, lagay niyo sa kutsara at tunaw na ipaiinom sa bata. Opo, no? Doktora. Okay, magandang tip yun. At yung herbal vitamins B1, B6, B12 ay pinainom din po kay Jessica, no? Para lalong gumanda ang sirkulasyon sa kanyang katawan. At nagpakulo kayo ng tawa-tawa. Opo, doktora. Uh-oh. Nag-harvest po ko sa malapit po sa amin. Ng tawa-tawa? Opo, araw-araw po. Ayun. And sinunod na ni Jessica o itinuro mo na sa asawa mo na yung mga foods to avoid na dating kinakain ni Jessica, hindi na pinakain sa kanya? Bali po sa bahay, meron po akong chart na ano, mga pwedeng ipakain at saka po yung mga bawal. Ka. Opo, lahat po nakasulat. Okay, at yun ay sinunod na ng asawa mo? Opo, kasi inaway ko po. Inaway mo ba? Opo. Bakit? Eh kasi po mahirap pagkasakit talaga ang bata kaysa sa matanda. Well, anyway, naturuan na rin ang pag-inom ng tamang dami ng tubig. Opo, diba? Doktora. Yun. Tapos, nag-kidney exercise si Jessica. Opo, doktora. No? Ako pinakamadalas pala niyang gawin. Opo. Hindi ba naging mahirap sa'yo naturuan ng kidney exercise si Jessica? Hindi naman po, doktora. Ah. Pagka ginising ko na po siya ng around 5:30 na umaga, yun na po ang pinakaano namin. Exercise na po talaga. Sinasabayan mo? Opo. Dalawa kayo? Opo. Ay, very good. Oo nga naman yun ang trick dun eh, no? Kung ang bata eh hindi yun magawa, parang laro. Opo, para po gayahin niya. Mm-hmm. So kung bibilangin natin ang araw na naggamutan kayo sa naturopathy, the healing galing way, para yung creatinine level ni Jessica ay bumaba, para yung uric acid ay bumaba, mataas na cholesterol, at yung mataas na BUN, no? Nabilang mo ba ilang araw yon bago gumaling ng ganito si Jessica? 2 weeks po, doktora. 2 weeks? Opo. Wow! Ang bilis nun, na ibig sabihin, very good na si Papa Felix. At nasundan niya rin yung instructions mo.
no? Kasi mahirap pagka hindi natutukan ang bata eh, no? Nakita mo, umiiyak ka na nga dahil parang hindi kakayanin nung nakita mo yung itsura ng bata, no? Na namamanas na at nanghihina na. At gusto kitang i-congratulate dahil ang 2 weeks na yun ay mabilis. Opo, doktora. No? Sa tingin mo, mabilis din? Opo. Kung kukumputin mo, dahil sabi mo, mahal magpa-dialysis eh, na-compute mo ba magkano sana ang gagastusin niyo sa dialysis? First session pa lang po daw, 11. Per first session? Opo. Unang session, 11,000. Tapos? Second po, 7. Bago po mag-undergo ng 3,500. Ah, okay. Mahal muna, 11,000 muna, tapos 7,000. Tapos 3,500, yung sunod-sunod na dialysis. Opo, doktor. Pero kung sa hiling-galing way gumaling, magkano ba ang ginastos mo? Sabihin mo nga sa kanila magkano ang ginastos mo sa hiling-galing sa 2 weeks na naggamutan para mapagaling ang lahat ng problema ni Cheska, the hiling-galing way. 2,900 pesos po, doktora. 2,900 pesos. Opo. Okay. Hindi pa umabot sa isang murang dialysis, no? Congratulations kay Mama. Napagaling ka agad si Cheska. Nagpasalamat ka ba kay Mama nung magaling ka na, anak? O kiss mo si Mama. Kasi pinagaling ka niya, o. Oh. At saka si Papa. Ngayon, umiinom ka na ng maraming tubig. Tapos, hindi na masyadong maraming maalap. At saka maasim. Kakain ka pa ba ng kalapate at saka itlog ng kalapate? At yun na, nadala na po. Dapat po ay tayong mga magulang ang unang nakakaalam kung paano ang tamang mga pagkain na dapat ay binibigay sa mga bata. At dahil maraming mga magulang ang nanonood ngayon, Beng, kausapin mo nga sila, ano ang mensahe mo para sa kanila? Sa mga magulang po na kagaya ko, napakahirap po talaga magkasakit, lalo na po sa isang bata. Kaya ang pinaka-the best po natin gawin, alagaan po natin ng maigi. Yung mga inaakala po ng anak natin na masarap na pagkain, huwag niyo pong ibigay. Yun po talagang mga ano, nakakasira po. Kahit maglupasay ang bata na yan. Opo, doktora. Kasi yung iba pag umiyak na, ibibigay na rin yung bad. Opo. So, ngayon po, eh, hindi dapat tayo nagpapatakot sa iyak ng mga bata. Opo, doktora. Diba? Okay. At sa hiling-galing family, ano naman ang message mo sa hiling-galing? Magpapasalamat po ako sa hiling-galing at ang aking anak na si Cheska Shakira. Ay, napakagaling na po. Siyempre, kung wala namang katulad mo na matyaga, na nag-aalaga, kaya yung iba kasi, dadali na sa ospital kasi wala nang panahon ang magulang mag-alaga, no? Pero dahil sa porsikido kayong mag-asawa na mapaganda ang kondisyon ni Cheska Shakira, ayan na siya. At sa halagang 2,900, kompletong gumaling ang karamdaman ng bata. Opo, doktora. Okay. Maraming salamat, Beng, ha? Sana po ay natuto tayo sa naging karanasan ni Beng at ng kanyang husband na si Felix sa pag-aalaga ng mga bata. Hindi po biro na tayo ay magbuo ng pamilya na kasalalay sa ating mga magulang ang pagpapalusog sa mga bata. Maraming salamat sa inspirasyon na ibinigay nyo ngayong umaga. Thank you, Cheska. At sana hindi na magkakasakit, no? Magandang-maganda na muli si Cheska at wala nang manas. Opo, doktora. Sana po ay natuto tayo sa isa pang episode na ito dito sa Hiling-Galing ngayong umaga at itaguyod po natin ang malusog na pamilyang Pilipino. Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po sa inyong lahat. Thank you very much. Oh. Isang mahalagang paalala, ang Hiling-Galing Main Office sa Novaliches ay bukas para sa regular free consultations, Lunes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, maliban tuwing holidays. Maaari kayong tumawag sa aming hotline na 0921-445-0355 para sa inyong mga katanungan. Dati ba nung may goiter ka pa, anong nararamdaman mo? Ano po, hinihingal, hirap huminga, hindi ka makatulog. Samahan si Dr. E sa Hiling-Galing sa TV. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV.